Ang ating ama ay siyang haligi ng ating tahanan. Siya ay ating sandigan at tagapagtanggol. Kaya naman nagsusumikap tayong mag-aral upang makagantibalang araw sa kanyang kabutihan. Pero paano kung ang anak na mismo ang gagawa ng kasamaan sa ama? Isang bagay na kanyang ikakapahamak. Mahirap isipin, di po ba? Ngunit yan po ang tampok nating kwento ngayon. Kaya tara na, samahan niyo ako. At pag-usapan natin ang kwento ni Marie Robards. Nang magkaalaman na. Pero bago tayo magsimula, isang request lang po. Pakiclick ang subscribe button bilang suporta. At isalin nyo na rin ang like at notification bell para updated ka sa mga susunod kong kabang-abang na kwento. Ika-18 ng Pebrero, 1993. Fort Worth, Texas. Isang maaliwalas na gabi sa loob ng tahanan ng 38 taong gulang na si Steven Robards ay bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Naninigas ang kanyang mga binti at mga kamay. Dali-daling humingi ng saklolo ang 16 na taong gulang na anak niyang babae na si Marie Robards sa kapitbahay. Ang kanyang kondisyon ay mabilis na nag-deteriorate. Bumula ang kanyang bibig at siya ay nawala ng ulira. Mabilis na dumating ang tinawag na ambulansya ngunit huli na ang lahat. Siya ay binawian ng buhay bago pa man makarating sa ospital. Isang napakalaking daagok sa buhay ng dalagang si Marie na masaksihan niya mismo ang pagkamatay ng ama. Ayon sa findings ng state coroner, si Steven ay namatay sanhi ng atake sa puso. Kaya at nagpatuloy sa kanya-kanyang buhay ang buong pamilya. Makalipas ang 2 taon. Ang kwentong ito ay biglang pipihit sa ibang direksyon. Si Marie, kung saan siya na ay 18 taong gulang, ay hinuli at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang sariling ama noong October 1994. Ang pag-aresto ay bunga ng isang pag-amin na ginawa ni Marie sa kanyang kaibigan na si Stacy. Sa eskwelahan pinagtapat ni Marie na hindi namatay sa atake sa puso ang kanyang ama. Bagkus siya ang naglason dito sa pamamagitan ng paglagay ng barium acetate sa kanyang pagkain. Ninakaw niya ang lason mula sa chemistry laboratory sa paaralan. Nang si Marie Robards ay naaresto, nais malaman ng mga opisyal ng pulisya kung bakit niya pinatay ang sariling ama. Gusto nilang malaman ang motibo at ano ang nagudyok sa kanya na kitilin ang buhay ng sariling ama. Tinanong siya kung inabuso ba siya o marahas ba ang ama niya sa kanya. Ngunit sinagot sila ni Marie at sinabing hindi siya sinaktan nito. Bagkus ang dahilan na pinatay niya ang ama dahil gusto niya lamang makasama ang ina. At gagawin niya ang lahat para lang maisakatuparan ito. Ang mga magulang ni Marie, sina Steven at Beth Robards, ay naghiwalay noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Nag-asawa ulit si Beth sa loob ng 1 taon ng kanyang diborsyo, ikinasal siya kay Frank Burroughs at ang pamilya ay nanirahan sa Granbury sa labas lamang ng Fort Worth. Lumaki si Marie na isang maganda, matalino at masayahing dalaga. Nagkikita sila ng amang si Steven ng halos 2 beses sa 1 buwan. Nang tumuntong sa 16 na kaarawan si Marie, nagbago ang kanyang buhay. Nang minsan umuwi siya galing sa eskwelahan ay nadatnan niya ang kanyang stepfather na si Frank na may kasamang ibang babae. Sinumbong niya ito sa kanyang ina ngunit ito'y binaliwala lamang ni Beth at mas ninais niyang manatili sa bahay kasama si Frank. Si Frank ay naging ama-ama ni Marie mula nang siya ay 4 taong gulang. Naging mailap si Marie kay Frank, tumangging makipag-usap o makipag-ugnayan sa kanyang stepfather. Pinakiusapan ni Marie ang kanyang ina na dapat niyang hiwalayan si Frank, ngunit tumanggi ang kanyang ina at pinili ni Marie na iwanan ang tahanan ng pamilya. Lumipat si Marie kasama ang kanyang ama na si Steven Robards.
Tuwang-tuwa si Steven sa pasya ng kanyang 16 na taong gulang na anak na babae na samahan siya sa bahay. Indesperada si Marie at ninais niyang muling manirahan kasama ang kanyang ina. Ngunit mahigpit na pinagbawalan ni Frank na hindi na muling babalik si Marie sa kanyang bahay, sa mga sumusunod na mga nagdaang buwan. Maganda ang kanyang mga grado sa paaralan at nakilala siya bilang isang masayahing dalaga. Gayunpaman isang di magandang kaganapan ang nagbabadya. Noong 18 ng Pebrero, 1993, matapos na nakawin ang barium acetate, isang nakalalasong kemikal mula sa kanyang chemistry laboratory class ay nilason ni Marie ang kanyang ama. Habang hinahanda niya ang pagkain nito ay hinaluan niya ng barium acetate. Ang kemikal na ito ay lubos na nakalalason sa katawan ng tao, at kapag ito'y na-ingest ay inaatake nito ang central nervous system. Ito'y lubhang peligroso at nakakamatay. Matapos siyang arestuhin, si Marie ay nakapiansa at temporaryong nakalaya. Ang mga sample ng dugo na kinuha mula kay Steven noong binawian siya ng buhay ay muling sinuri. At lumabas sa resulta na naglalaman ito ng higit sa 1/10 beses sa normal na antas ng barium acetate. Dahil sa gravity ng kanyang krimen, si Marie ay dumaan sa paglilitis ng sapat na gulang kahit na siya ay 16 na taong gulang pa lamang noong ginawa niya ang krimen. Ang jury ay naglabas ng judgment at pinanigan nila ang prosecution. Ito si Marie Robards sa kasong murder at nahatulan na makulong ng 28 taon at 7. Sa kanyang paglilitis, tumayo siya sa harapan kung saan siya ay umiyak at humagulgol. Humingi siya ng kapatawaran sa pamilya ng kanyang ama. Nanatili siya sa bilangguan sa loob ng 8 taon bago siya pinalaya sa parol noong 2003. Ngayon sa kasalukuyan si Marie ay namumuhay na ng malaya. Sa ilalim ng isang bagong pagkakakilanlan upang subukan at sumulong mula sa kanyang masamang nakaraan.